Sabay-sabay mo na utangan yan? Opo. Malaki-laki rin yung nautang, 200,000. Anim sa kanila ang nagpadala ng punerarya para pick-upin ang labi mo sa bahay. Opo. Saan daw galing yung tawag na pick-upin yung patay? Random lang, sir, na tumatawag eh. Ito rin yung bagong modus operandi ng mga online na ginagamit para hindi kita pwedeng kipitin. May nakaaway ka ba dyan sa mga agent? Opo, yung forecast at saka tagacast, pinagmumura na ako. Yung anak ko daw po, dadamay din nila. I-gather mo lahat kung ano yung means, yung by social media. Kasi pag nag-post sila, madaling trabahuin ang NBI, madaling mahanap yan. Ano lokit yan? Makikipagtulungan kami sa'yo, ha? Kung inyo natatandaan, yung online lending, ito yung OLA. Kasagsagan ho ng pandemya, nabulabog ang mundo ng online lending apps nang inilantad ng bitagang estilong panggigipit na pananakot ng mga kolektor ng mga online lending apps. Aktwal na naidokumento ng bitagang pagmumura, pagbabastos, pagbabalahura ng kolektor sa kanilang mga kliyente. Ako mismo gumanap ng parang eng-eng at nakatikim ng mura mula sa isa pang ahente nang magpanggap akong kamag-anak ng isa sa kanilang kliyente noong panahong yon at positibo ng COVID-19 at nagpapagaling sa facility yung pobreng kanilang binantaan. Mas maganda siguro para sariwain ho natin, balikan uli natin, panoorin. Ikaw si Glenn. Si George Igsoon ba? Kapatid. Ah, si George ka. Oo. Kami na lang magbayad sa iya, ma'am. Ano alam pa? Alam mo ba na dalawa ang utang niya? Alam mo? Aware ka? Na nasa 100,000 na ang utang niya? 100,000? Ma'am, akala namin ano lang, 5,000, 3,000. Yung peso, okay. Peso pa 5,000 niya yung okay, yung papayaran ko sa inyo. Ang papayaran ko na lang sa inyo is amounting of 8,500 pesos. Ha? Dili na 100,000, ma'am. Ano po? Dili na 100,000 namin bayad. Sabi ko nga po at least 8,500 na lang po yung bayaran niyo. Okay? Kasi ito si Mr. ang laki na po ng utang. So maliit na halaga na lang po yung pinababayaran ko sa inyo. Pag di siya magbayad, i-billboard niya mukha niya? Yes, exactly. Exactly po, sir. Wag naman, ma'am. Wag okay. Billboard. Ano dapat yung gawin para hindi po mapunta sa ganong senaryo? Wag naman itawagan yung reference ng mga okay. Tao na mahiya ba? Okay. So, para hindi po tayo dumating sa konti na ganon, bayaran niyo po ito ngayong araw hanggang alas dos lamang po ng hapon. Kailangan makita ko sa system ko, safe na. Wala nang utang. Okay? Kung mga alas 5, ma'am, pwede? No way. Hindi po pwede na pag-aantayin niyo ko hanggang alas 5 po ng hapon. Mga 4:30, ma'am, pwede? Ay, sir, tumawad ka pa talaga, no? Hanggang alas 2 lamang. Kung ano sinabi kong oras, yun lang ang susundin. Four o'clock, ma'am, pwede? Ay, sir, isa pang tawag mo, ipapublish ko na pagmumukha ng kapatid mo. Huwag, ma'am. Sige, 3:30, ma'am. Gawin natin. Pwede? Sir, ano sinabi ko? Hindi pwede, di ba? Hindi po pwede. Bakit ka naman galit masyado, ma'am? Nababayad naman. Ayaw nyo? Ayaw mo ko sundin? So ako ang gagawa ng way para makapagbayad kayo. Anong gawin ninyo, ma'am, sa amin? Ito ang gawin ko, dedepresent ko itong buhay ng kapatid mo lalo. Kawawa, ma'am. Kasi dito sa picture, kasama niya yung anak niyang lalaki. Okay? Ah, ganun ba? Kinig ka. Pakinggan mo naman yung isa. Ben Tulfong kausap mo, ha? Makinig ka. Hoy! Hey! Alam kong opisina ninyo. Makinig ka. Hindi ako si Glenn. Si Ben Tulfo ako. Makinig ka. Gawin mo ang gusto mo. Okay. Relax. Relax. Baka maligas ka niya. Atakihin ka sa puso. Baka maligas ka, huwag ka magalit. Baliw! Ibang tao naloloko mo, pwede, ibahin mo ko. Magpapanggap sa kapatid. Sa pagka. Ano pa? Sige, tuloy mo lang.
Alam niyo mga boss, matapos na isang taon, personal na sumulat sa bitag ang kolektor na si alias Jade. Nagsisisi at humihingi siya ng tawad sa mga nasabi niya raw sa akin. Hiniling din niya ang burahin namin sa aming YouTube channel ang kanyang mukha. At talagang inilabas ko namin kanyang mukha. Pero sinabi niya, nagbagong buhay na siya. Sinusuportahan niya ang kanyang magulang. Siya lang ang naghahanap buhay at nagbago na siya. Umalis na siya sa sinasabing pagiging kolektor. Pinag-usapan namin yan para ibahagi sa inyo. Kaya ngayon, may bagong estilo na naman daw ang paniningil ng mga online lending apps. Tinatakot at pinapadalhan daw ng punerarya ang kliyente sa kanilang mismong tahanan. Ibang usapan na to. Buhay ka pa. Pinapatay ka na. Buong detalye. Panoorin. Nagulantang ang isang ginang mula sa Binangonan, Rizal na kahit buhay pa siya, sunod-sunod na punerarya ang kumakatok sa kanilang bahay. Ang di umanong bangkay ang nagrereklamo, si Arlene Hokosol. O sino nga yung tumawag? Anong pangalan ng tumawag? Walang ano yan. Nang gagago lang yan. Scammer yan. Patay na rin. Scammer yan. Tatlong beses na raw na pinupuntahan ang punerarya si Arlene at ang kanyang hinala na nagpapadala ng punerarya ang 30 online lending apps na kanyang inutangan. Papadala po sila ng punerarya dito sa aking address, fake booking kung tawagin na ako daw po ay patay na, na i-claim daw po ng punerarya na yan ang aking bangkay. Dahil sa dami ng online lending na kanyang inutangan, umabot na sa 350,000 pesos ang kabuuan ng kanyang pagkakautang. Araw-araw din siyang nakatatanggap ng mga panghaharas sa telepono. Maging ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan ay hindi rin daw pinatatahimik ng mga kolektor ng mga online lending. Sobra na po yung ginagawa nilang pananakot. Sana po ay matulungan po kami ni Sir Bentul po na mapangalanan o makilala yung mga taong nasa likod ng gantong masasamang gawain. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Pangklaseng estilo to, the junior. At sa inyong dalawa, 30 lending apps. Lending apps, sir. Iba't ibang lending apps. Iba't ibang lending apps ang inutangan ng nagko-complain sa atin. Yes, sir. Ang hindi maganda, dun sa 30 na yon. Lima doon, sir. Ang ginagawa sa kanya, hinaharas siya. Pinapadalhan siya, sir, ng funeraria. Kumakatok sa bahay? Yes, sir. Para damputin ang bangkay? Opo. Hinahanap po siya, yung pangalan niya. Mm-hmm. Tapos tinatanong niya, sino po yun? Ang sinasabi na ano, pipick upin po namin ang bangkay noong complainant natin, sir. Hindi alam ng punerarya, ginamit sila ng online apps. Hindi, lending. Sir. Pag may tumatawag kasi sa kanila, sir, lalo hindi naman po ano talaga na funeral ang ginagawa nila. Hindi naman sila nagko-confirm, sir, kung totoong may patay o ano. Basta pag may tumawag po sa kanila, pupuntahan lang nila yung lugar kasi binibigay po yung address eh, pati yung pangalan. So pagdating nila dun, sir, dun sila nagugulat na wala naman palang patay, buhay pala yung pipick upin nila. Saan daw galing yung tawag na pick upin yung patay? Random lang, sir, na tumatawag eh, sa kanila. Lumalabas, ito yung bagong modus operandi, yes, ng mga online na ginagamit para hindi kita pwedeng gipitin, parang prank naman ang dating na to. Parang hindi magandang biro to eh. Ganun nga, sir. Nakatanggap naman po yung complainant natin, sir, ng mga text messages na gagawin talaga sa kanya yon. Nadadalan siya ng punerarya. Or kaya, sir, ang gagawin nga pa, papadalan kita dyan ng mga order sa Lazada na hindi mo alam. Pero ang dumadating, sir, yung mga funeral services nga. Mm-hmm. Yung tumatawag naman, eh yung nangungulekta. Yes, sir. Collector. Nagpapakilala. Hindi nila binabanggit, sir, na collector sila ng ola. May binibigay, sir, na names pero alias lang. Mm-hmm. Dahil bawal na ngayon ang pangungulekta ng estilo ng ganyan, nagagalit agad. Okay, medyo napag-usapan na to dito sa Securities and Exchange Commission. Ganun din pati Department of Justice nagsalita rito. Pakinggan natin sa linyang telepono si Arlene Francisco. Magandang hapon sa iyo, Arlene. Ay, magandang hapon po, Sir Ben. Arlene, ikaw ba may trabaho, may negosyo? Ahente po ako ng lupa. Saka po, may online selling po ako ng mga bag. Bakit mo narereklamo tong mga
30 mga online lending apps. Ikaw ba'y umutang? Abali po sir, kasi nag-search lang po ako nun sa internet. Mm-hmm. So nakita ko lang yung link nila. Okay. Parang na-curious lang naman po ako, hindi naman talaga ako umutang. Kung makakapasa, tunay ko po yung isa. Mm. Ayun po, nakapasa. Okay. So opo, doon sa 30 online lending, napasahan mo silang lahat? Opo. Lahat-lahat, magkano nautang mo doon sa 30 na online lending apps? Siguro po kung hindi kasama yung mga tubo nila, sir, baka wala pang 200 yun. Wala pang. Lang. So malaki-laki rin yung nautang mo sa 30 online lending. Hindi kasama yung mga interest, 200,000. Tama? Opo. Sabay-sabay mo na utangan yan or may agwat na bawat isa sa kanila? May agwat? Bali po kasi sa nangyari dyan, siyempre po takot po kasi ako na hindi makapagbayad. So okay, para po pantapal-tapal po ang nangyari dyan. Okay. Itong Marso, nagsimula kang umutang sa kanila. Opo. So hindi mo na ma-track down kung paano mo mababayaran sila niyan. Hindi ba, Arlene? Hindi naman po sir. Ang napag-usapan po kasi namin is willing naman po to pay kung halimbawa yung principal lang. Kasi legal naman po yung interest na pinapatong nila. Pero sa tamang paraan, hindi po sa ganyan na panghaharas nila. Okay. Ikaw ba'y nakakabayad doon sa takdang panahon? Sa totoo lang, good payer po ako. Ito lang pong May 25 ako medyo nasira sa kanila. May 25, ilan doon sa 30 online lending apps ang hindi mo nabayaran? Bali po nung May 25, ang nag-due po kasi sa akin, 8 na apps. So dito sa 8 apps na to, 6 sa kanila ang nagpadala ng punerarya para pick-upin ang labi mo sa bahay. Opo, ganun na nga po. Yun ba ang sumbong mo dahil hindi mo gusto yung biro na ginawa nila? Opo, pati po yung abala po kasi sir, nagkakagulo po sa barangay namin. O, syempre naman. Oh. Dahil pumunta, hindi naman siguro alam ng mga taga-punerarya na buhay ka para sa kanila. Abay, negosyo na to. Tinawagan mo ba yung sinasabing funeral parlor na pumunta sa inyo? Bali kasi po, nakapag-ano na po ako nun sa barangay namin. Yun po ang kumakausap pag may pumupuntang punerarya. Yung barangay ng humaharap? Opo. Ano ba gustong mangyari ni Arlene dito? Ang gusto lang niya, sir, yung matigil nga yung pangaharas daw, sir, ng ola sa kanya at pagpapadala nung sir, ng funeral services, sir. Arlene, tatanungin kita, So, wala kang may tutukoy sa amin kung sinong tumawag dito para makausap natin? Yung lang po, binigay na pangalan po nung Valencia Memorial. Hindi, okay. Pero sino daw tumawag sa kanila? Online lending agent? Yung Ray Mike Borja po, nagtatrabaho din pala sa funeral. Mm-hmm. Isa po yung tumawag sa Valencia na pumunta sa address namin. May Edward ka bang kilala sa Ola agent na tumawag sa punerarya? Yung Edward po, kasi may busy po kami sir ng mga biktima. Yan po daw talaga yung tumatawag. So ibig sabihin kayo mga biktima nagkaisa, sabay-sabay, hindi nagbabayad, kaya ginipit kayo, hindi kaya? Hindi naman po siguro. Yung iba po, willing to pay naman po kaso. Yun nga po, nangaharas po kasi sila agad. Sila napapakiusapan. Okay. Siyempre, alam mo mga kolektor na yan, kapag hindi sila nakakolekta, wala silang commission, wala silang kikitain. Tawagan nga natin itong si Edward. Hello? Pwede makausap si Edward? Edward, wala pong Edward dito. Ano ba kayo? Ola, kolektor? Anong online lending apps kayo? Dai Bisaya ka ba? Oo. Asa ka man sa Bisaya? Bisdak ka ba? Oo. Kolektor ka ba? Online apps? Dili. Nga naman ikaw, tubag. Asa cellphone? Asa man si Edward ba? Dai? Wala may Edward dire, baka narong ko na ka. Narong, oo. Kanang number ni mo, gihatag lang sa amo, kay naman daw utang sa inyo na gusto siya magbayad sa inyo, ah. Sabot ka? Wala mo kayo naikwan dire, baka narong ko lang siguro ka. Narong call? Sige, kung narong call, dili na ako mag-call. Yung inyo napakinggan kanina, lalaking sumagot, pinagpapasapasahan tayo. Arlene, nandiyan ka ba? Opo. Itong number na to ay galing sa inyo. Ito rin yung mga tumawag sa Ola?
Opo, agent po talaga yan, sir, si Edward. Saan pa located tong mga online apps? Sa Bisaya sila, dito sa Maynila? Parang mga... Kamihan po, sir, Maynila po yan. Maynila. Mga Ortigas, ganyan. Siguro, mas maganda, ayusin mo na lang kung magagawa mo, ano? Para hindi ka na madistorbo. Sigurado, kung binabayaran mo naman ang tamang panahon, hindi ka naman siguro tatawagan yan or gagawa ng kalokohan. Alam mo naman, kuminsan iba, nagbubusit na lang. Gusto ka naming tulungan. Pakinggan natin dito, ikaw, Tonet. Ano sa palagay mong masasabi natin dito kay Arlene sa tagal na ito, walang katapusan tong mga online na to. Marami kasing nangungutang, kaya marami rin nabibiktima. Ang sinabi ko naman sa kanya, kung wala kang pagkakautang, te, hindi ka naman dinahabulin talaga. Kung hindi mo naman kailangan umutang, huwag kang uutang, lahat hindi mo alam kung paano mo mababayaran. What do you think? Ikaw, anong advice mo rito ngayon? Junior Bitag. Miss Arlene, ang aking advice para sa inyo ay kapag dating nga dun sa inyong pangutang or pagpasok sa OLA, ay kailangan din natin mag-ingat kasi yung mga bagay na gano'n, iisipin mo din kung kailangan mo talaga or kung kailangan na kailangan mo yung pera, try mo na lang siguro makiusap sa inyong kapamilya para mas madali man kung magkaroon ka ng problema. Hmm. Ikaw naman, Bitag Kate, what do you think? Sana po sa mga katulad ni Ma'am Arlene, hindi porket mabilis po yung application at approval ng mga OLA, eh kukunin nila yung opportunity na umutang kahit na hindi naman kailangan. So mag-ingat din po at maging responsableng borrower ng pera kasi kailangan talagang bayaran po yun. Iisa lang, Arlene, ang sinasabi kahit ng mga financial advisor. Ang pangungutang ay kung talagang kinakailangan mo na lang. Wala namang masama kung ang tao ay gusto mangutang. Kaya lang, pag ang utang hindi nababayaran, doon kuminsan nagkakaroon ng problema, nababastos yung tao. Hindi naman kami sang-ayon doon sa ginagawa ng pambabastos sa'yo, pero wala yan doon sa iba na talagang pinapost sa social media. Pinakikita pati yung pamilya, pinahiya, parang hindi na makalabas yung mga nangutang noon. Ngayon, parang mahirap na para dito sa mga online apps, mga lending na yan, na mangulekta kung tutuusin. Takot sila dahil may batas dyan, kaya nagtatago sila, pambuisit na lang sa'yo. Unlike before, kung hindi pa naghigpit, pumasok yung Department of Justice at Securities and Exchange Commission, blacklist lahat yan. Pero hanggat may nangungutang, tuloy-tuloy ang sinasabing pagpapautang nitong mga nanggigipit din. Kaya nasa sa iyo pala yun, Arlene, di mo lang gusto dahil napapahiya ka na sa barangay na parang dinideklara ka lang patay na buhay ka pa dahil lamang sa utang. Itong mga hakbang na gagawin mo, una sa lahat, mas gusto namin maging responsable ka. Bayaran mo rin yung utang dahil ang utang ay dapat bayaran. Pangalawa, dapat naintindihan nila ang kalagayan mo at tinatanggap nila ang kalagayan mo na bibigyan ka ng konsiderasyon, huwag nating abusuhin. Pangatlo, kung talagang ginawa mo lahat at pagkatapos hindi mo kaya, nagsabi ka ng totoo at ganun pa rin, i-gather mo lahat kung ano yung means by social media. Kasi pag nag-post sila, madaling trabahuin ang NBI, madaling mahanap yan. Malolocate yan pag gumamit ng social media page. Nagbibigay na kami ng All Points Bulletin. Alerto sa lahat ng mga umuutang sa online lending apps. Ganito ngayon ang bagong modus. Ang katapat, funeral services. Sige, ganito ha. Tututukan namin to. At i-tape mo yung mga conversation kung may nanggigipit sa'yo. Pwede ba? Opo. I-share mo rito pagkatapos magbibigay ko ng pabuya kung sino man yan sa mga kasama niya, sigurado may lulutang, may maghuhudas na hindi matatanggihan yung sinasabing 30 o 40 mil na pabuya doon sa mga kapagbibigay ng mga impormasyon at video ng mga nambabastos partikular dito sa sa'yo pag tayo nanawagan na. Okay ba sa'yo yan? Opo, opo. Oh, okay, abangan natin ang susunod na kabanata sa bagong estilo na sinasabing ito'y modus ng OLA. Makikipagtulungan kami sa iyo, ha? Alright? Opo, salamat, sir. Opo. Walang anuman. Ito ho, nag-iisang pambansang sumbungan. Grupo ho kami, Bitag Jr. sa aking dito ho, naging investigator, si Kate Bitag and then si Tonet Bitag. Nag-iisang pambansang sumbungan. Hashtag, ipabitag mo.